Hello guys, hello guys. Okay, matutulog na sana ako, sabi ko mag-live nga ako ng mabilis. Okay? And as usual, yung webcam ko na naman sa laptop hindi ma-detect ni FB. Hindi ma-detect ni FB. Ay, naku, bakit parang ano, sandali nga. Edit ko nga yung title. Ay, nako. Ano na. Yan. Okay. So, hindi ma-detect na. So, ginagamit ko phone na lang. Okay. So, kanina umaga, habang nag-LS ako, nag-live stream ako kanina, may nag-comment na, oy, ano na ako, ginak na yung SB169. So, genuinely, tuwan-tuwa talaga ako. And, siguro, yun din yung naramdaman ng iba nating kababayan, no? Nung nabaltaan nila yon, no? So sabi ko, i-verify nyo nga, i-verify nyo kung totoo. Okay? Kung talagang genuine ang kasi, parang all of a sudden. Alam niyo ba, pina-follow ko din yung ano, yung Senate hearing dun sa almost one ton na ano, almost isang toneladang shabu na nahuli. So, yun, everyday pina-follow up ko. Palagi kasi may bagong updates eh. Tapos yung kaibigan natin si ano, si Doc Lawrence Asierto, yun. Parang siya yung secretary ng Senado doon. So, lawyer siya, no? Yun, so kasama siya doon sa hearing. Okay, so ano pa ang napapansin ko? Good afternoon, oy. Megan Cortez Lacida, palagi kitang nakikita, no? Time check, 11:47 PM dito, no? Alas 12 na ng gabi. Diyan sa inyo, ano, magtatanghali. Tanghali na pala. Anyway, so gusto ko lang i-address, parang may nangyayaring hindi maganda sa ating hanay. Yan, parang yan, Tagalog na Tagalog, no? Ano yan? Sabi ko, ba't parang ano, nagiging issue pa yung nagsiselebrate or hindi ka dapat magselebrate? Kasi, di ba? Yung iba, nagagalit, ba't daw kailangan magselebrate? Hindi pa daw tapos yung laban, bla bla bla. No? So, sabi ko nga, ito naman, ano, ito, yun talaga, yung ultimately, yun talaga ang gusto natin, no? Ikaw, mahal mo yung bayan natin, mahal mo yung mga kababayan natin. So, dapat, ultimately, yun ang goal natin, na ma-junk talaga yung SB1869 na yan. Kaso, ano nangyari? Carlo VEY, good afternoon sa inyo. Ayan. No, ano nangyari? Parang nagkakaroon ng issue, no? Kung magse-celebrate, ba't nagse-celebrate yung iba, ganyan, hindi pa. Sasabihin ko na yung punto ko dyan, no? Nung una kasi sinabi kanina, nung nag-comment, ginak na yung ano, SB1869. Siyempre, tuwan-tuwa ako, no? Pero sabi ko, i-verify mo. And it turns out, hindi naman pala ginak ng Senado, no? Hindi pa nila binabasura yung SB1869. Hindi pa, no? It just so happened na natapos na yung session nila na hindi nila tinatalakay yung SB1869. No? So, ang mangyayari, sa July na, yung susunod. Hi sir, musta na? Good afternoon. Lovely, Maria. Hello. Yan, sabi ko nga, bago matulog, nagla-live ako, no? Para ma-settle natin kung ano nangyayari. Good evening po dyan. At noon dito, from Cebu City. Oy, Gilbert Labra, from Cebu. Hindi pa ako nakarating na Cebu. Pero isa yan sa mga bucket list ko, mapuntahan niya Cebu. Yung miss ko nakarating na dyan, pinagyayabang niya yung ano, natikman daw niya yung lechon Cebu. Sarap daw. Anyway, so yun nga, balik tayo dun sa SB1869. Nagkakaroon ng issue sa mga kasama natin, no? Mga kasamahan natin, no? Na dapat hindi naman. Okay, ang ano nagiging issue, no? Ang sabi, bakit daw nagsiselebrate ka? Hindi pa tapos ang laban. Ano lang, hindi naman talaga ginunk yung SB1869. So, parang nasunog yung iba sa announcement na yon. Hindi naman talaga ginunk, no? Na it just so happened na natapos na yung session nila. Itutuloy ng Senado sa July. Okay? Pero ito ang ano ko dyan.
Ang take, this is my take on that. Is there a reason to celebrate? Para sa akin, yes. Yes, good evening po from Kidapawan City, Christian Magbano. Yes, there's a reason to celebrate. Every day na ma-delay natin yung pagpasa niyang SB 1869, it's a win for us. It's a win for everybody. It's a win for the Filipino people. Yun dapat. Yung mga maliliit na bagay, dapat matuto tayong mag-appreciate. Wag tayo masyadong, ay, saka na yan, pag na-junk na talaga yung ano, saka tayo mag-celebrate. Well, true, lahat tayo magiging masaya, pero yung mga small wins na yan, dapat sine-cherish natin. Bakit? Kasi yun yung nagbibigay sa atin ng fuel eh, para lumaban pa eh. No? Yun yung nagbibigay sa atin ng ano, ng parang panggatong sa Tagalog, no? Para talagang yung ano natin, na hindi natin makalimutan yung reason bakit tayo nakikipaglaban. Kasi nga, makapangyarihan ang kalaban natin, no? Malalakas sila, nasa pwesto, mayayaman. Diba? Kaya dapat huwag nyo naman i-deprive yung sarili natin na magsaya or mag-celebrate sa mga maliliit na wins na yan. Sabi ko sa inyo, diba? Every day na ma-delay natin yan, ha, ma-delay natin yung pagpasa nila ng SB 1869, it's a win for us. Kasi, diba? Kahit pa paano, napapaisip sila na, uy, may mga kumukontra na hindi pala lahat eh, shipol. Diba? May kumukontra, may napapay. Ano mangyayari pagka pinasa natin to? Baka magka-civil war. Diba? Iniisip din. Kahit pa paano, siguro nag-iisip din yung mga yan. Kahit pa paano. No? Kahit yung mga, yun yung mga maliliit na epekto natin sa kanila. Eh, kahit pa paano, it's a win for us. No? Ano, good evening po, tuloy lang po tayo sa laban para sa katotohanan. That, yeah, that is true. Although hindi tayo tumitigil, no? Lalong-lalo na, sabi ko nga, yung ano, yung saludo ko din sa mga hindi nagsasawa tumayo at sumigaw diyan sa labas ng Senado eh. Give it to them, no? Na mag-celebrate sila. Kasi pinaghirapan din nila 'yon, no? Ito tandaan niyo, balikan niyo 'yung ano, balikan niyo 'yung interview kay Senator Chiswis. 'Di ba sabi niya, tandaan niyo sinabi niya, sabi niya, oh, within this week, dapat ipapasa na namin yan kasi sinertify as urgent yan ni Baby M. Imagine niyo ano yun, 3 weeks ago yon or 4 weeks ago? Oh, yes sir, maging thankful. Yon, lovely Maria, yan ang ano ko, punto ko. Maging thankful tayo, yung mga maliliit na bagay na yan. O, diba? Although, syempre, ang ultimate goal natin, talagang maibasura yan, no? Pero yung mga maliliit na bagay na yan, dapat matuto tayong magpasalamat para ma-appreciate din natin yung mga efforts natin at yung efforts ng iba nating mga kasama. Lalo-lalo na, sabi ko nga, yung mga tumatayo dyan sa labas ng Senado, nagsisigaw dyan, napapagod, naaarawan, nauulanan. Diba? Yun talaga. Give it, kahit pa paano, mag-celebrate tayo. Pero hindi naman natin sinasabing pahinga na. You know what I'm saying? Mayroong line eh. Natapos na ang laban. Tsaka parang may na-issue yata na, oh, bakit tinanggal na yung mga ano, yung mga poster diyan sa labas ng ano, Senado. I assume ibabalik nila yan pag malapit na uli mag-session. Yun ang ina-assume ko. Hindi naman talaga ako, ano lang ako eh, tawag dito, nanonood lang din naman ako eh. Kasi hindi ako makapunta diyan eh, 'di ba? I assume ibabalik 'yon before mag-hearing uli diyan sa Senado. Kasi nga naman siguro iniisip nila, wala na yung makita kasi walang pupunta sa Senado ngayon. No? So, yun lang ang inaano ko. Kasi, pag naghanap tayo ng mga issues among us, yun na magsisimula magkawatak-watak na. No? Alam nyo, i-remind ko sa inyo yung sinabi ng ex-executive ng Pfizer, di ba? Sabi niya, siya mismo nagsabi na for this to stop or to fight this, kailangan magsama-sama tayo, sabihin natin, isa lang dapat ang boses natin na, oh, we're not gonna let this pass, or hindi kami papayag. Pero dapat, pare-pares na yung sinasabi, hindi pwedeng, sisiraan natin yung kapwa natin, kasi,
Diyan makakita ng opportunity yung mga kalaban natin. Oh, eh, hindi pala ano yan, eh. Hindi pala buo yung samahan ng mga yan eh. 'Di ba? Yun na nga lang ang meron tayo eh, yung unity natin eh, or yung pagkakaisa natin na iisa lang yung boses na. Yun na lang meron tayo kasi wala tayong power. Wala tayo sa position, wala tayong pera. Eh, lahat yun, meron sila, di ba? Yung mga kabals, lahat yun, meron sila eh. So, ang kailangan natin magkaisa lang. No? Same po tayo, hindi rin ako makakaten sa prayer protest sa Senado dahil malayo ako sa Cebu po. Yeah, oh, yeah. So, sabi ko, yeah, in our own little way, no, dapat ipakita natin yung support natin. Pakita natin yung support natin. Okay, so, sana ano, mas maganda kung tawag dito, mas concrete yung organization na oh, anong gagawin. Pero mas maganda niyan, alam nyo, kunyari nasa Cebu ka, kada city sana mag-organize. Parang dati may nakita ko sa Sorsogon eh, may inorganize din na mga rally-rally or ano, mga ganyan. Para malaman talaga nila na hindi lang ilang piraso ang umaangal, hindi lang ilang piraso ang pumapalag. Dapat madami. No? Hindi natin kailangan yung mga ano eh, wag na tayong umasa sa mga artista, sa mga vloggers na million-million ng subscriber kasi hindi sila ano eh, hindi sila sasama. Napansin ko sa mga mentality na ganyan, pagka feeling nila hindi sila maapektuhan, hindi sila makikijoin. No? Hindi sila makikijoin. Pero marirealize lang nila yan pagkahuli na ang lahat. No? Pag sinabi, uy, nagulat nga ako, di ba, sa Pilipinas, dyan sa inyo. Yung dalawang box na walang booster is considered na ano? Na walang box. Ano ibig sabihin? Kasi, hinahanapan na ng multiple booster. Example, last time, naglagay ng ad, naghahanap ng ano ng extra ba diyan sa GMA 7 yung mga naghahanap ng extra kailangan daw double booster. So ano silbi nung dalawang dose, wala na pala. So considered na yung nakadalawang dose wala, parang unbox na din. So imagine niyo yon, di ba? So akala niyo safe na kayo dun sa mga may box na hindi na ikisama sa atin, no? Akala nyo safe na kayo, hindi. Darating yung araw, nasasabihin, oy, sino yung ano, maghahanap nga na dito ng trabaho, kailangan may limang booster. Pag nakadalawang booster, hindi ka kasama, tae ka, hindi ka kasama. So, ganun na nangyari, di ba? Kaya nagulat ako, eh. So, yung mga double box pala dyan, wala, tae. Kasi ang hinahanap na ngayon, yung mga double booster, eh, and above. Grabe, no? Grabe. Eh di lalo na ang tawag niyo sa amin na wala kami kahit isang ano, kahit isa nito, wala. 'Di ba? So, 'yun lang panawagan ko. So, kung may makakilala kayo na makakanood nitong video na akala niyo safe kayo kaya hindi kayo nakikisali kasi meron na kayong double dose. Hindi yan titigil. Wala namang sinabing limit eh. 'Di ba? May sinabi ba si Bergeri, si Duque? Alam niyo limit niyan ng tusukan? Sky is the limit 'yan. Hangga't di ka tumutumba. Sky is the limit. And surprisingly, 'yan pa rin ang ano, 'yan pa rin ang issue sa Pilipinas, 'yung tusukan, 'yung ano. Samantalang sa ibang bansa, hindi na pinag-uusapan 'yan, 'yung Bitcoin hindi na pinag-uusapan. Ano na yan? Ano yan? Irrelevant na yan sa everyday life namin. Hindi yung pinag-uusapan dito yan eh. Wala nag-uusap ng mga booster-booster. Yung pamangkin ko nga na sampalataya sa box eh. Sampalataya sa box. Official siya ng Rotary dyan sa Manila. No? Palagi sila may programa ng ganito. Pagdating niya rito sa Texas eh, hindi na nagmamas. Tapos sasabihan ko siya, uy, magkano ka ba? Magpapa-box ka ba sa monkeypox? Tawa-tawa na lang. So, dyan lang talaga sa Pilipinas. Pag may finality na dyan ang SB 1869, doon pa lang tapos na ang usapan. Yeah, that is true. Yan naman talaga ang gusto natin lahat eh, na madyang ang SB 1869 eh.
Pero di ba sabi ko sa inyo, every day na hindi yan pinapasa, it's a win for us. Kasi nadedelay natin eh. Di ba, balikan niyo yung sinabi ni Senator Chiswis. Oh, this week, ipapasa na namin yan. Oh, kailan pa yon? 3 weeks ago yon? O 4 weeks ago? Oh, ba't di niya pinasa? Di ba, sinabi mismo ni Senator Chiswis, dahil certified urgent na ni o priority ni BBM yan. Oy, pero hindi nila pinasa. Oh, bakit? Kasi nga alam nila may kumokontra. No? May kumokontra, may pumapalag. So sabi ko, every day na ano, it's a win for us. Pero hindi tayo ibig sabihin noon, magre-relax tayo, no? Dito dapat nga habang naka-break ang Senado, dapat doon tayo nagkakaroon ng planning, anong game plan natin? Oh, mga ka-patriots, anong game plan natin? Para natin kakalampagin yung mga yan. Issue pa rin yan dito sa Pinas ang bid ko. Turok dahil namin ni Berhieri sa kanyang interview na rason is marami pa daw mostly Luzon ang di pa bakunado. Yeah, alam nyo si Berhieri, ilang beses na nahuli sa bibig niya eh. No? Ang inaano niya is yung unvax rate. Hindi tayo hindi yun talagang marami na mamatay, no? Ang ano niya is marami daw hindi nagpapaano. Vax. No? So yan, sabi, do not comply. Sa dulo, magsisisi rin sila sa pagkakamaling desisyon. Grabe sa Pinas. No? Dapat yan ang unang malaman nila mga sarili nila delikado. Yeah. So, yan nga. Sa Pilipinas lang talaga. Grabe. Hindi ko maisip. Bakit kaya? Kasi siguro, maraming uto-uto. Maraming uto-uto sa Pilipinas. Maraming tanga. Sabi nga kanina, nakita ko yung post na isa, no? Sa nating kasama. Sabi, marami raw tanga sa Pilipinas. True naman. Kanina, nanonood lang ako ng YouTube video, eh. Vlogger na sa YouTube, no? Nagpunta ng Batanes. Pinagyayabang niya pa, para daw mabilis ang check-in, kailangan may box card ka. And yet, nakamas pa rin. So, imagine mo, tuwan-tuwa pa sila, na proud sila na, ano, na may box sila. Box card. Tapos, nakamas pa rin. No? Never yata nila ina-aspire huminga ng sariwang hangin eh. I don't know. Proud pa sila na pinagayabang yung box card nila. No? So imagine mo ano tawag mo doon sa taon 2023 na hindi pa rin nakakahalata. 'Di ba? 2023 na hindi pa rin nakakahalata. Kaya nga sabi ko sinishare ko yung mga videos ko dito, no? Para makita nyo. Ba't dyan? Sobrang daming tao. Matin nga ako sa Comic Palusa. Sobrang daming tao. O wala naman nagmamas. Wala naghihingi ng box card. Walang tumutumba. No? Wala. Dyan lang sa Pilipinas talaga. Scare tactics eh. Hindi tumitigil yung scare tactics. Sabi nga, di ba? Para tumigil yan, kailangan magkaisa yung mga tao dyan sa Pilipinas. Sabi, oy, tumigil na kayo. Tama na. Tama na yung panluloko nyo. Ha? Hindi na kami maniniwala. Yun dapat. Magkaisa dapat dyan sa Pilipinas. No? Sabihin, tama na. Hindi na yun, tama na yan. Ano ba yung sinasabi nyo yung XB1, XB, ano? Yung sasabihin nyo dyan. Sa ibang panig nga ng mundo, eh. Normal na yung buhay. Tapos, sa Pilipinas, pinupush pa rin dyan, eh, sa Quezon City. Pinupush ni Babala, asawa ni Babalu. required daw na magmas. Grabe, hanggang ngayon 2023 na, magmamas pa rin kayo. Diba? Tapos booster na ang usapan, no? Yun ang Grabe, booster na ang usapan. Yung bilang ng boosters na ang usapan, hindi na yung box eh. So, baliwala na yung double dose eh. Imagine nyo, yung initial 2 doses, wala na pala yun. Parang considered ka na pala na unbox pagka 2 doses ka lang, tapos wala kang booster. Grabe naman yan. Diba? Sabi sa inyo, dun sa hindi pa nakakanood ng ano, died suddenly, panoorin nyo. Kasi, yan, maliliwanagan kayo.
ang ano doon eh, yung hindi ko pa makakalimutan eh, sinasabi na yung mga nakaisip talaga nito, napakasama nilang tao. Napakasama nila. Grabing kasamaan. Kung imagine niyo na paano ka makakaligtas, no? Pag daw yung protein na yan pumunta sa isang ugat mo, doon na daw yung mag-stay, tapos hanggang lalaki na yung fibrous clot na yan. Grabe, no? Napakasama. Napakasama para maisip mo yun, no? So, yun nga, no? So, sa mga kababayan ko, guys, tama, yun ang ultimate goal natin na maibasura yung SB1869. Pero sana, huwag natin gawa ng issue yung mga kasama natin, mga kababayan natin, na ano, na nakaka-appreciate ng mga efforts nila, yung mga pinaghirapan nila, no? Na the everyday na na-extend natin yan, na hindi yan ipinapasa, it's a win, no? Dapat everyday na-appreciate natin yon, kasi hindi natin alam din kung ano mangyari bukas eh. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas, di ba? So everyday na, oh, hindi pinasa ngayon, no? Panalo kami. Panalo kami ngayon. No? Panalo tayo ngayon. Dapat ganun ang attitude natin. Huwag nating hintayin na, ah, pag naibasa na doon na talaga ako magsasaya. Bakit? Kasi sabi ko nga eh, yung mga ganyang mga celebration, mga maliliit na celebrations na yan, yan yung nagpo-fuel para magpatuloy tayo lumaban. Hindi naman sinasabi mag-relax eh. Yan talagang lalo kang gaganahang lumaban. Kasi may nangyayari. Alam niyo ba yun? Pag nag-e-effort ka, tapos may nakikita ka mo nangyayari, ah, lalo nilang na-extend ah. Kasi considering na priority nila yan, ba't hindi nila pinasa? Meron silang opportunity to pass it kung gugustuhin talaga nila. Pero ba't hindi nila pinasa? Di ba? So yun lang, i-appreciate natin. So pwede ko saludo ko, lalo yung mga kasama natin dyan, ano, tumatayo dyan. No? So, maganda sana, ang ano ko sana, ang ideal na laban dito, sana makapag-organize per group, per area. No? May ma-organize na per area. Kasi papansin ko talaga, alam nyo, yung media hindi kino-cover, no? Hindi kino-cover ng media. Tayo na lang eh. Ito na lang talaga, ano na, labanan na ano natin eh. Kaya tayo nakakasabay eh. Yung social media na to eh. No? Pero yung mainstream media, hindi talaga nila kino-cover, no? Para hindi ma-disseminate sa iba nating kababayan, sa ibang parte ng Pilipinas na may ongoing na labanan ngayon dahil may mga pumapalag, no? So mas ang anong solusyon, mas maraming mag-ingay. Mas maraming mag-ingay, mas maraming magsalita. Okay? So sana hopefully, no, iwasan natin magbangayan na tayo-tayo lang, no? Dapat ano, buo tayo. Although hindi maiwasan kasi meron talaga tayong differences, sabi ko nga kanina, idiosyncrasies eh. Iba-iba talaga tayo. Iba yung pinanggalingan natin sa buhay, iba yung upbringing natin, iba yung estado natin sa buhay. Magkakaiba eh. Diba? Pero dapat, meron tayong common ano, goal na yun ang magbaban sa atin. Na, oy, gusto natin talaga i-junk yung SB1869. So, paano natin gagawin? Palampasin na natin yung mga ibang bagay na naiinis ka o naiirata ka, no? Kasi isipin mo, makakasira yan sa samahan, makakasira yan sa layunin natin, no? Yung purpose ng paglaban, makakasira yan. So, palampasin na natin. Okay? So, with that, tatapusin ko na to. Sabi ko nga, short video lang, no? Sana, magpatuloy pa yung mga wins natin, katulad na nangyari ngayong araw na to. No, ibig sabihin, mapa-extend pa ng mapa-extend yan, di ba? Hanggang sa mabasura. Okay? And, yun nga, ulitin ko ulit, every day na hindi yan ipinapasa, it's a win for us. Na ibig sabihin, nagbubunga yung effort natin. So, that's it guys. Tatapusin ko na yung video na to. Magandang gabi sa inyo lahat. Matutulog na ako eh. So, thank you for joining me. Okay, bye!